pakabantayan ninyo kasi ang pornography ang number one na sumisira sa utak ng kabataan. Yan ang isa sa mga pagkatutukan at gamitin ng lahat ng resources ng pamahalaan upang mapanagot. Malaking trabaho yan kasi lahat naman may cellphone. Eh. Okay. Lahat may computer. Lahat pwedeng gumawa ng sarili nilang vlog na ito'y gagawin nila. Oh, di malaking trabaho yan. Ito itong OSEC na to, itong Online Sexual Exploitation of Children, pag-ugatan pa yan ng marami pang krimen. Kaya mahalaga talaga yung peace and order. Tumataas na naman ang insidente ng kidnapping sa Pilipinas. May mga kababayan tayo nang sasabi na tila bumabalik ang mga kriminal, mga drug addicts sa kanilang gawain. Kaugnay rito, paano nyo tinitingnan ng peace and order situation po nating bansa. Yun ang sinabi ko kanina. Ito naman sa sexual exploitation of children po, Pastor. Pagkasan nito na war against child exploitation sa bansa. Ito ay kasunod ng tumataas na kaso ng online sexual exploitation of children o OSEC sa panahon ng pandemya. Ayon sa DOJ, nang ipatupad ang lockdown ng pamahalaan noong Marso hanggang Mayo 2020, tumaas agad ng 264% ang kaso ng OSEC. Paano po kaya maging epektibo ang ating pamahalaan ito? Iyan ang isa sa mga dapat tutukan. Ano? Kasi sinabi ko noon pa, di ba meron akong lesson na isang panahon na itong mga computer na to, itong mga cellphone na to, pakabantayan natin, paka-imonitor natin. Kasi nandiyan ang addiction ng gagaling eh. Lalo na nung ka-lockdown, walang ibang activities kundi nakatutok lahat sa kanilang cellphone. Kaya yun ang matagal ko nang nakikitang magiging problema rin ng ating pamahalaan. Dahil ang ibang mga magulang naman, pinagbibili ang kanilang mga anak sa online. Nandiyan ang sexual exploitation ng mga bata, ginagawang business. Kaya yung cybercrime tumataas, kailangan ang pamahalaan dito, siguro through the NBI o kung ano, parang malaking trabaho to. Online eh. Kaya ang aking sinasabi sa mga magulang, ang mga anak ninyo, pakabantayan ninyo, lalo na sa paggamit ng cellphone. Pakabantayan ninyo kasi ang pornography, ang number one na sumisira sa utak ng kabataan. Ganon din ang pagkakakitaan itong mga kriminal sa pakabantayan ninyo kasi ang pornography, ang number one na sumisira sa utak ng kabataan. Ganon din ang pagkakakitaan itong mga kriminal sa exploitation na ito, sexual exploitation of children online o OSEC, lalo na nung panahon ng pandemya. So, yan ang isa sa mga pagkatutukan at gamitin ng lahat ng resources ng pamahalaan upang mapanagot. Malaking trabaho yan kasi lahat naman may cellphone. Eh. Okay. Lahat may computer. Lahat pwedeng gumawa ng sarili nilang vlog na ito'y gagawin nila. Di malaking trabaho yan. Ang NBI siguro, number one na ahensya na dapat tumutok sa mga bagay na ganyan. Under the administration of our president. Pero ito ay pag-ugatan din ng marami pang krimen. Itong OSEC na to, itong Online Sexual Exploitation of Children, pag-ugatan pa yan ng marami pang krimen. Pwedeng ang mga anak ninyo na nandiriyan, pwedeng kontakin niya ng mga kriminal, tapos linlangin siya, palabasin, kikidnapin, kunin ang kanyang atay, kunin ang kanyang kidney, papatayin, gagahasain muna.
etc., etc. Kidnapping, nandiyan na rin lahat yan. Oh. Hindi lang katagalan sa online yan, kundi talagang magiging physical at material na yan. Oh. Eh, may kinalaman pa rin yan sa peace and order. Oh. So, kaya mahalaga talaga yung peace and order. Sige.